di kami comfortable and pipilitan lang, for sure mararamdaman niyo yun kasi ang tatalino talaga ng audience ngayon. So, yun lang. At the end of the day, you have to do what feels right. Yun na lang yung ginagawa namin. Very well said. Thanks, Kat and DJ. We have a question from Annalene of What's Up That PH. Sir Aaron Alessandra po. Alessandra Pandes. So, go, hi, good evening po, Tol Daka. So, my question is for the Team Loyal. So, simple question lang. What is loyalty for you? Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty equals your contentment. DJ. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo. No? Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Thanks, DJ and Kat. We have a question from Sandy of Random Republica. Hello po. Last question na po to. What, since papalapit na po yung finale ni Too Good To Be True, what is Too Good To Be True for you? Anyone can answer po. Ako may question. Ilang taong ka na? Parang bata-bata mo nandito. Thank you po. Thank you po. No, they're getting younger. Our vloggers and our press friends, though. Are they getting younger or we're just getting older? Both. Okay, who wants to answer? What's too good to be true for you? Lahat na? May last pa daw eh. Okay, so anybody can answer? What's too good to be true for you? Oops, Go. Yes, Oops. Oops. You wanna hear? Siguro isa na yung napabilang ako sa magandang project. Kasi napakaswerte ko dahil na napasama ko. Right. Bukod sa napakabait ng mga production, yung aming bida napakabait. Kaya kailangan mabait din kami. Hindi, ito, hindi ako maniwala na nakasama ako dito sa project na to. Maraming salamat sa ABS. Thank you, writer. Hello, yes. Congratulations to the whole cast. My question is for Catherine and Daniel. So the success of Too Good To Be True has once again shown that you are today's most bankable and unbeatable love team. So can you share with us if you have a vision for your love team in the next 5 years? Will we see more of you in Netflix? And, well, you can also share if you have roles that you would like to play. Time's up. Okay. Okay. Okay, in the next 5 years. So, ano na ako noon? We got 31 years old na ako noon. But still young, yeah, Catherine. Yeah, still young. But then, you have different priorities, you know, 5 years from now, then 5, 10 years from now, iba-iba. Right. Of course, you want to do so many roles pa. Pero grabe, ang bilis talaga nangyayari lahat. The love team, Kathniel, will always, always be there naman talaga. But we don't wanna limit or parang box ourselves na hindi pwede si DJ gumawa ng ibang ganyan kasi dapat Kathniel lang parati. Grabe, 11 years na. So in the next 5 years, I can't wait to see DJ to do more films na alam po na dami niyang na-envision. And kung may gagawin pa kami in the future, you know, nandyan yan. But yung important siguro yung gusto din niya talagang gawin as Daniel. And ano ba, ang hirap kasi ang dami na naming nagawa together and ang swerte lang siguro namin na yung fans namin, ina-allow nila kami to grow individually and as love team as well. But yun, like what I said kanina, ayaw namin ilimit yung isa't isa. And if he wants to do this project without me, that's okay. I won't feel bad. And kung may i-present sa amin na
project namin together na hindi pa namin nagawa. Why not, di ba? But, yun, tumatanda na rin kami and of course we want to offer the audience more roles na hindi pa talaga nila napapanood. So, mas pinipili at nagiging particular lang siguro kami ngayon, especially kung ano yung pipiliin, especially after this for next year. Very critical siya. Yun yung mahirap. DJ? Hello, madam. next 5 years, accurate yung sinabi ni Catherine. Ganun talaga, madam, eh, di ba? We've done so much films, shows also. Siyempre, ayaw naman, tama rin yung sinabi ni Catherine na hindi naman tayo, hindi kami dapat makahon masyado. Kasi nga, kagaya tulad din ng sinabi ni Direk May, marami pa kaming pwedeng gawin, di ba? I'm just very thankful na ito ay tinanggap ng tao pa rin, itong show namin. You know, it's not a joke, di ba? Paulit-ulit namin itong ginagawa. Pero talagang binibigyan lang namin talaga ng dedikasyon, di ba? Na maipa pa rin to sa iba naming mga past na ginawang films. Pero at some point kasi aabot na rin tayo na gusto na rin natin gumawa naman ng ibang timple. Diba? Kasi pag paulit-ulit, nawawalad na din minsan yung ikaw rin eh. Parang, yeah, you know, so you have to do something new. Diba? Something, a different taste. Kasi pag paulit-ulit na yung parang pagkain lang, paulit-ulit, nakakasawa na din. I'm not saying na nakakasawa. It's always magical pag magkasama kami. Diba? Pero, individually, kailangan namin din mag-grow as actors din. Nagumawa naman ng mga projects na kinakatakutan namin. Diba? Mga projects na hindi kami sigurado. Masarap yung ganun eh. Masarap yung pagsugal at hindi mo iniisip kung anong kikitain ng pelikula mo. You just wanna do it because I like it, di ba? Iba yung feeling na yun. So, ang dami pong mangyayari in the next 5 years. Pero lahat naman yan, lahat naman, it's all about passion, di ba? With a craft. Yun lang naman yun. So, yes. Thank you, madam.